What's up mga boss idolo? So today's video pag-uusapan natin kung paano magpa-verified squad at ano ang mga kailangan gawin upang ma-verified. Pero bago natin yan pag-uusapan, gusto ko muna i-shoutout ang nag-request nitong content na to na si Ma'am Ana Maria. At kung gusto nyong ding mag-request ng content, mag-comment lang kayo at kapag nagustuhan ko ang inyong suggestions, igagawan agad natin yan ng content. Before we start mga boss idolo, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated para sa mga susunod kong videos. At tara atin ang umpisahan. So ito na nga mga boss idolo, paano nga ba magpa-verified ng squad? Una, ipapakita ko muna sa inyo ang squad namin na verified. Sobrang ganda talaga tingnan kapag ang squad nyo ay verified. At so makikita nyo dito guys, naka-squad natin si Oreshi at Raflezia. Kaya sa video na ito pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga kailangan gagawin, kung paano magka-verified squad, kaya kung gusto mong malaman kailangan mo lang panoorin tong video hanggang matapos. At pag-uusapan din natin kung nasa magkano ang verified squad kung sakaling ebebenta ito. Ang unang paraan para makakuha ka ng blue check o verification sa Mobile Legends ML squad sa pamamagitan ng pagiging top 20 squad sa Mobile Legends. Hindi lamang ang mga manlalaro ang nangungunang global, ang mga squad ay mayroon ding parehong leaderboard. Mayroong libo-libo o kahit milyon-milyong mga squad sa Mobile Legends, dapat kang makakuha ng posisyon na hindi bababa sa top 20 para makakuha ng verification o isang blue check sa Mobile Legends. Upang makuha ang posisyong ito, kailangan mong makipaglaro sa iyong koponan ng squad araw-araw, upang makakuha ng maraming punt squad hanggat maaari. Tapos para sa squad team na nakarating sa top 20, kukuha sila ng verification sa squad. Huwag kang magkamali, mahal ang verification squad sa Mobile Legends. Maaaring umabot ng 100 thousands o mahigit pa. Ang pangalawang paraan para makakuha ng asul na tick para sa squad Mobile Legends ML ay sa isang Mobile Legends tournament na opisyal na ginawa ni Munton. Well, dito kailangan mong makuha ang nangungunang 8 ng nangungunang Mobile Legends ML squad. Susunod ay ang pagsali sa mga opisyal na paligsahan sa Mobile Legends tulad ng MPL, MDL o MSC, na tila ang pamamaraang ito ay medyo mahirap makuha para sa iyo na hindi isang pandaigdigang tuktok. Bukod pa riyan, hindi lang basta pagsali sa mga tournament. Kamakailan lang ay nanalo rin ang iyong squad sa tournament na ito. Pero ang dapat mong malaman, ang malalaking esports teams lang ang naglalaro sa MPL at MDL Mobile Legends. Ang asul na checkmark sa squad ay sumisimbolo ng malaking pagmamalaki para sa inyo na mga manlalaro ng Mobile Legend. Ang alam na natin ay iilan lang sa mga esports team ang may pinakamagandang team sa klase nito. Sa pag-verify na ito, talagang hindi ito nakakaapekto sa iyong laro. Karaniwan ng mga pro at semi-pro na manlalaro ay gumagamit ng mga asul na ticks upang makilala sila mula sa mga manlalaro na madalas na gin agaya ang mga palayaw ng mga manlalarong ito. Kaya iyon ang aming pagsusuri kung paano makakuha ng verification o isang asul na cheque sa squad sa Mobile Legend. Ang huling paraan ay isang paraan ng walang anumang pagsisikap, katulad ng pagbili ng Mobile Legends squad na mayroon ng blue tick. Kung nakabili ka na, kailangan mo lang palitan ang pangalan ng squad ayon sa gusto mo. Yan ang dalawang pinaka-epektibong paraan para makuha ang verification ng Mobile Legends squad mo. Syempre lahat ng players gusto makuha para magmukhang cool ang squad nila. Bilang karagdagan sa pagpapakita ng cool na hitsura, ang asul na tick sa squad na ito ay maaari ring maging sanhi ng pag-aatubili ng ibang mga manlalaro na labanan kami dahil itinuturing na ang aming squad ay nakilala ng MLBB. Nasa magkano naman ang verified squad sa ngayon? So nasa 40k to 60k ang bentahan ng mga verified squad. Akalain mo naman sobrang mahal naman, diba? Kaya sobrang daming nahahak ngayon na mga naka-verified squad dahil alam nila na sobrang mahal nito kapag ebebenta. Kaya yung mga target ngayon ng mga hacker is yung mga naka-verified squad. So alam ko hanggang dito lang tayo mga boss idolo. Sana meron kayong napulot na kaalaman sa video na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Yun lang, peace out.
Ito na!